mga dapat tandaan kapag nagmamaneho sa ulan. Bagalan ang takbo ng sasakyan dahil madulas ang kalsada na maaaring magdulot ng aksidente. Gumamit ng wipers para malinis ang windshield at makita ng husto ang daan. Buksan ang headlights para madaling makita ang sasakyan, lalo na kung makapal ang buhos ng ulan. Gamitin lang ang hazard lights sa oras ng emergency. Iwasan ang mga bahaing lugar at kung hindi kayang ipagpatuloy ang biyahe, gumarahe sa ligtas na lugar. Maging listo sa mga babala gaya ng manholes, butas-butas na kalsada at iba pang road hazards na maaaring hindi makita kapag may baha. Mag-ingat sa mga naglalakad at tumatawid para iwas aksidente. Tandaan, tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. Naimbag adlaw sa mga Ilocano na nanunood ngayon sa Panahon TV. Naglabas ng abiso ang Meralco dahil panandali ang mawawalan ng kuryente ang mga sumusunod na lugar. Asahan ang panandali ang mawawalan ng kuryente ngayong araw sa pagitan ng alas 10 hanggang alas 3 ng hapon, partikular sa Laguna, Nagkarlana. Kabilang dito ang ilang bahagi ng Abo Barangay Road hanggang Abo Barangay Health Center, kabilang na rin ang Bukal Barangay Road at Barangay Abo at Bukal. Kabilang din sa mawawalan ng kuryente, simula alas 9 naman hanggang alas 4 ng hapon ang Quezon City, partikular sa Matandang Balara. Kabilang na rin ang ilang bahagi ng Capitol Hills Drive hanggang Tandang Sora Avenue at kabilang na rin ang Capitol Hills Golf Subdivision, Golf Hill Garden Subdivision, Manotok Compound Country Village Subdivision, Pentagon Home Subdivision, Premier Court Subdivision. Kabilang na rin sa mawawalan ng kuryente ngayong araw sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 4 ng hapon, ang Quezon City sa Matandang Balara, partikular sa Jade Town Home Subdivision, Santa Maria Compound, Hobart Home Subdivision, at ang South Bellevue Subdivision. Kabilang na rin ang South Zuaregui at Upsilon Streets. Ngayong tag-ulan, naglipanan na rin ang mga lamok na dala ang nakamamatay na sakit na dengue. Kaya naman ang Department of Health o DOH nagsagawa ng mga paraan para makaiwas sa sakit na ito. Ang detalye sa ulat ni Trisha Gari. Ngayong tag-ulan, naglipa na ang mga lamok na dala ang nakamamatay na sakit na dengue. Kaya naman ngayong Dengue Awareness Month, tara't silipin ang ilang mga paraan para makaiwas sa sakit na ito. Sa pagsugpo ng dengue, merong inilabas na paraan ng Department of Health o DOH para sa mga mamamayan para mas madaling tandaan. Ito ang 4S. Ang unang S ay Search and Destroy. Agapan ang mga lugar na maaaring pagmulan ng lamok, lalo na mga containers na natatambakan ng tubig sa loob o labas ng bahay. Alam niyo ba na maging sa maliit na tansan na nalagyan ng tubig, pwede pa rin itong pangitlugan ng lamok? Kaya galugarin ng mabuti ang bawat sulok ng paligid at alisin ang mga nakatambak na tubig. Pangalawa ay ang self-protection measures. Ito ang paggamit ng mga insect repellent, magsuot ng pantalon at mahahabang manggas para maiwasan ang kagat ng lamok. Pangatlo ay ang seek early consultation. Kung nakitaan na ng sintomas ng dengue tulad ng lagnat na umabot ng 2 hanggang 3 araw, pangangati at pagsusuka, agad na kumonsulta sa doktor. At ang pang-apat na S ay ang say no to indiscriminate fogging. Nilinaw ng DOH na ginagawa lamang ang fogging sa lugar na may dengue outbreak o kung napatunayan na ang isang lugar ay pinagmumugaran ng mga lamok na may dalang dengue. Ngayong panahong uso ang dengue na dala ng mga lamok, wastong pag-iingat ang kailangan para ang kalusugan mapangalagaan. Para sa Panahon TV, ako si Trisha Garin. Nitong linggo, kinilala ang mga seafarer at ang kanilang ambag sa paglago ng ekonomiya. Pero kung meron man itong mabuting dulot, ito rin naman ay may masamang epekto lalo na sa karagatan. Para ito'y masolusyonan, narito ang report ni Eunice Suntayas.
Sa kabila ng mga hakbang ng iba't ibang bansa para mabawasan ng carbon emissions, ang maritime industry ay kabilang sa mga pangunahing nakakaapekto sa kalikasan at kalusugan. Ang dinidiskargang dumi mula rito na direktang napupunta sa karagatan at hangin ay taglay ang mga kemikal tulad ng sulfur dioxide, sulfate at nitrogen oxide. Ang mga ito ay inuugnay sa acid rain, cancer at iba't ibang klase ng respiratory diseases. Bukod pa ang pagkasira at pagkamatay ng mga yamang dagat dahil sa mga kemikal. Dahil dito, inaabisuhan ang mga maritime operators na gumamit ng mas malinis at alternatibong diesel na mababa ang sulfur content tulad ng liquefied natural gas. Para sa Panahon TV, ako si Eunice Hontayas. Bukod sa El Niño, higit na naka-aapekto sa sektor ng agrikultura ang di pangkaraniwang pabago-bago ng panahon o climate change. Ang detalye sa aking ulat. Di may kakailang laki ng epekto ng climate change, di lamang sa mga hayop maging sa mga kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Sa pagkatunaw ng mga yelo sa mga polo, tumaas ang level ng tubig na karagatan ng 6.6 meters kada taon. Dahilan, upang mahirapan makahuli ng isda habang ang sobrang init na dala rin ito, ang dahilan upang mamatay naman ng ilang uri nito. Dahil sa pagtaas ng tubig ng karagatan, napilitang lumikas ang ilang pamilya mula sa Hilagang Luzon dahil sa paglamon ng karagatan sa kanilang tahanan, eskwelahan at kapilya. Nakababahala kung iisipin, kaya naman ganun na lang ang pag-isip ng solusyon ng iba't ibang organisasyon sa bansa. Dahil sa climate change, mas malakas na bagyo ang nararanasan. Sa nagdaang bagyong umpong sa Northern Luzon, mahigit 195 billion pesos na halaga ng pananim at infrastruktura ang nasira nito, kung saan ang probinsya ng Cagayan ang lubos na naapektuhan. Sa patuloy nitong pag-iral sa bansa, unang maapektuhan ang mahihirap na komunidad at mga magsasaka. Kaya naman isa sa mga bagay na dapat agad masolusyonan, di lamang ng gobyerno ng bansa, kundi ng buong mundo. Para sa Panahon TV ako, si Patrick Obsuna. Para sa mas masaganang ani ng mga kababayan nating magsasaka, narito naman ang magiging lagay ng panahon at iba pang datos sa pagsasaka mula sa PAGASA. Asahan ang maulan na lagay ng panahon ngayong araw sa Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Imaropa, Bicol at maging sa Western Visayas. Magandang lagay ng panahon ito para sa mga magsasakang walang irigasyon sa lupa. Asahan ang low ng temperature o ang temperatura sa mababang lugar maglalaro sa pagitan ng 24 to 34 degrees Celsius. Relative humidity, 58 to 96%. At ang leaf wetness o itinagal ng tubig sa dahon, 4 to 8 hours. Samantala sa natitin ang bahagi ng bansa, pangkalahatang maaliwalas na panahon pero nariyan posible pa rin naman ang mahihinang pag-ulan lalo na sa dakong hapon o gabi. Ang upland temperature at temperatura sa mataas na lugar ang posibleng umabot yan ng 24 degrees Celsius. Leaf wetness 0 to 6 hours at ang relative humidity 55 to 95%. Paalala lamang na ang forecast na ito ay hanggang alas 8 lamang na umaga at posible pang magbago sa susunod pang mga oras. Ang lagay ng lupa ay dapat ring isaalang-arang para sa mas masaganang ani. Narito naman ang kondisyon ng lupa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Asahan ang wet and moist soil condition ngayong araw o sa susunod ng mga oras sa Ilocos Sur, Pangasinan, Basco, Isabela, Cordillera Administrative Region. Kabilang na rin ang Zambales, Pampanga, Tarlac, Kasiguran, Rizal, Infanta, Borongan, Davao City, Tagum, Surigao del Norte at Lanao del Sur. Kabilang din sa wet and moist soil condition ang Ilocos Norte, Itbayat, Tugigaraw, natitirang bahagi ng Region 3,
NCR. Natitinang bahagi ng Region 4A, Cuyo. Region 6, Catanduanes, Catarman. Kabilang na rin ang Giwan, Zamboanga del Norte, Bukidnon, at Region 13. Kapag ganito ang kondisyon ng lupa, mainam ang pagperpera nito at pagtatanggal ng damo. Samantala sa natitirang bahagi ng bansa, dry soil condition naman ang maaaring asahan. Kapag ganito naman ang kondisyon ng lupa, mainam ang pagdidilog nito tuwing early morning o alas 5 hanggang alas 8 na umaga at late evening naman tuwing alas 12 ng umaga hanggang bago sumikat ang ating araw. Abangan sa aming pagbabalik. Ngayong maulan ng panahon, tuturuan tayo ni Trisha Garin gumawa ng do-it-yourself kapote. Huwag nang maglilipat ng channel at magbabalik pa ang Panahon TV.